It's me again, Ate Ganda. Welcome back to my YouTube channel. Don't forget to like, share, and subscribe para lagi kang updated sa mga lulutuin ko. Tara, let's go! Sa inyo ang pagluluto ng ginisang gulay lang, yung may toyo, magtawagin siya lutong inchik, yung may tokwa, ganun. Ito ang sahog, ito ang mga ingredients niya. Bawang, sibuyas, at bagyo beans, tokwa, pinirito ko na siya, tokwa, at saka konting baboy. Ito naman, sotanghon. Lalagyan natin siya ng sotanghon. Yun. Madali lang to, ginisang gulay lang siya. Ito, lulutuin ko na, ha? Ngayon naman, ako mag-isa lang. Kasi yung apo ko, yung 6 years old na kumukuha sa akin, may online class, kaya ako lang mag-isa na yun. Kawawa naman si Ate Ganda. Talagang solo flight lang, eh, no? Makapag-vlog lang, eh. Tiis-tiis. Mag-iisa na ako. Ay, sasogan ko rin pala siya ng ako. Lalagyan natin siya ng North Seasoning, Toyo, at saka barbecue marinade. Yung Mamacitas barbecue marinade. Yan, masarap to eh. Itong tokwa. Tokwa. Ito tokwa na to, toho. Binibili ko ito sa magtataho. Meron siyang tindang toho. Walang asin. Masarap. Okay na. Solo flight. Jen, pakitapat mo sa akin ito. Electric pa na ito. Mami, mahilinis ko. Asan yung ano mo? Alin? Andun din, kaya ko na ito. Si Alex nga kumukuha sa akin lagi. Kahapon, yung napanood ko, si Alex na kumukuha dyan, nakapuntong siya. Kabigdag niya kung napapanood ko yun. Yan, yan. Okay, thank you. Ngayon, ako nala. Okay na yan. Kaya ko na yan. Ay, gusto ko siya. Ano mo, subscriber mo? 300. 400. Alam mo, 400 plus na yun, nalalagasan. 450 na nakaraan, doon lang bumagsak ng 388. Aba, ayun yung nakita ko. Oo, bumagsak siya. Sabi ko, dami na subscriber ni ate, ah. Bumabagsak, nalalagas talaga. Ewan. Papaundo ko tapos yun. Lalagasan na. Ginis ako na pa. Kalimutan ko. Nag-isa na ako ng bawang. Bawang, sibuyas. Kalimutan ko na. Diba yan? Si Ate Ganda talaga. Oh. May pagkaengeng. Panluluto, tapos hindi naman lang dire-direct yung luto, hindi pinakita. Bawang sibuyas na yun, ha? Eto na, baboy! Malambot lang tong baboy ko kasi lomo. Lomo, kahit hindi mo na siya palambutin, gisa-gisa lang, malambot na siya. Ang mahal nga ngayon, 330 ang kilo. Dati, magkano lang siya? 280. Ngayon, 330 na. Ang baboy na laman, mga kasing tige, 300. Grabe na, ang mahal-mahal, pati gulay. Tapos, lagyan natin siya ng toyo. Pero pwede rin niya lalagyan ba yung baboy? Lagyan mo na siya ng toyo. Pag samasamay mo na, saka no seasoning, pwede na yun. Eh, ngayon, hindi ko nalagyan eh. Pwede naman yun. Ayan, nilagyan ko na siya ng toyo. Habang ginigisa mo, tas North Seasoning. Ayan. Tas lagyan ko na siya ng batch.
kitchen. Ay, kitchen mo. Ay, kitchen mo, bastos. Pag may toyo na, hindi na ako nagtitimpla ng asin. Toyo lang. Ang sarap ito. Para atas, laligyan mo ng sotang hon. Itong sotang hon, gugunting-guntingin ko na to. Kasi mahahaba siya, di ba? Mahahaba. Gunting-guntingin ko to, oh. Nakakainis naman kumain ka ng sotang hon, tapos ang haba-haba, para ka tahig ka na higop. Guys, ito na. Ilalagay ko na tong sot, baggy beans. Iginis ako na to. Pakita ko sa inyo. Pinapakulo ko na siya. Ayan na. Pero mas maganda guys, ganito ang gagawin nyo. Yung baboy, lagay nyo na siya ng nalimutan ni Ate Ganda talaga. Sorry ha. Yung baboy, bago ko siya igisa dapat, meron na siyang toyo, may konti ng Knorr seasoning, meron ng veggie. Parang minarinade nyo na siya ganun. Ilagay nyo ng ganun. Tapos bago nyo siya igisa. Eh, hindi ko nagawa. Pero pwede rin naman to. Pagkagisa, lagyan mo ganun. Pero mas, much better kung meron ng toyo, veggie at Knorr seasoning bago igisa. Eh, alam mo si Ate Ganda talaga. Thunders na eh. Nalimutan ko pa. Pero pwede rin naman to ha. Pwede rin. Pero pag gagawin nyo na ganun, mas maganda yun. Alagay ko na to ha. Medyo kinakabahan kasi ako lang magising. Walang kumukuha sa akin. Kaya para bang medyo, ano to, natataranta ako. Ganun na lang ginawa ko. O, nilagay ko na to ang baggy beans ko ha. Pasensya na kay Ate Ganda. O, ayan na ha. Ayan kung tawagin kaya nila to, lutong incheck. Ewan ko ba tinawag na lutong incheck to? Kasi may tokwa. Kasi ang mga incheck, di ba, mukhang tokwa. Ayan. Kaya lutong incheck kung tawagin. Lalagyan niya ng tokwa at saka sotang hon. Kasi nga naman, no, yung mga incheck mukhang tokwa. Ang giligila sa tokwa. Kaya luto na, tinawag na lutong incheck. Narinig ko lang sa nanay ko yun. Lutong incheck. Pero gusto ng mga anak ko yun eh. Sarap, masarap yan. Tapos lalagyan mo ng sotang hon. Kaya lang natutuyo siya sa sotang hon. Nawawala yung parang konting sabaw niya, yung konting sauce niya dahil nga dito yung nihigot nito. Pero pag naman nilagyan mo ng maraming tubig, hindi naman siya masarap. Kaya okay na yung kahit konting tubig lang, nadadry na siya, pero masarap. Huwag niyo nang lalagyan ng tubig, konti lang. Mas, dati nga yung lalagyan ng tubig, kaya lang yung mga anak ko naghahanap ng konting, mga iba, konting basa naman. Kasi nadadry nga dito sa, ano, sa sotang hon, inihigot niya. Tapos, lalagyan ko na rin yung tokwa para yung pumapasok dito yung Knorr seasoning, yung barbecue marinade, yung toyo, ilalagay ko na siya. Pumapasok dito sa loob. Aabdan ko siya ng barbecue marinade, ah. Maganda siya. Ah. Bibili kayo naman tokwa doon sa magtataho, mas masarap, walang asin. Kasi nabibiling tokwa, may asin, di ba? Ito masarap to sa magtataho. 35 ang isa, yun ang bilili ko. Kaya makakain mo talaga to, walang asin. Sarap siya, oh. Pag lumambot-lambot na yung
ang tawag dito, yung Baguio beans. Tsaka ako ilalagay yung sotanghon. Ayan ha. Simpleng luto, ulam, mura. Kaya lang tagang mahal ngayon. Dati ito pag mura lang, gusto ko ng murang ulam, ito niluluto ko. Eh ngayon, mahal na eh. Magkano lang yung isang lomo lang, may git 105 ang bili ko, kakaprasong baboy lang. Yun lang, tapos tokwa, magkano lang yan? 105, 35 yung tokwa, di 140. Itong sotangon ko, 18, di magkano yung 158. Yung baggy beans ko, 40 pesos, so di 198. Ang ulam namin, 198 lang. O, plus yung buwes na nga. Gawin na natin 10 pesos. 198, 208. O, di ba? May ulam na kami, 208 lang, ganyan. Diskarte lang. Pero dapat kasi, dati ang budget ko sa ulam namin, 300. Eh, sa sobrang mahal niya, ang baboy, 300 na isang kilo. Eh, para pa isasawag mo. Wala na, di ba? Aabot ka na talaga ng 500. Pero ngayon, buti na lang, naka 208 na si Ate Ganda. Pagluto niya, ang dami. Abot niya hanggang mamayang hapon. Oh. Kasi sa gabi, di na masyado sila kumakain. Pag misan, may ulam pa, pag siguro naisot, kakain. Pero kadalas, maski ako, hindi ako makain ng hapunan eh. Hindi ako pala kain talaga. Kakain ako tanghalian. Pagdating yung gabi, hindi na. Kasi Ate Ganda, sexy. Hindi na ako makain ng hapunan. Once a day lang ako kumain ng rice. Tapos konti lang. Oh, pero siguro taga hindi ako tabain. Kasi Ate Ganda, sexy lang talaga. Lande. Ang konti lang ng sauce niya, mamaya ihigupin to ng ano eh. Dagdag ang konting tubig. Add ako konting tubig. Kasi ihigupin lahat ng sotanghon niya, mawawala. Parang pansit na lang tuloy. Ang mura lang ng ulam ni Ate Ganda, 280, 300 ko. May sukli pa akong 208. May sukli akong 92 pesos. May pang merienda si Ate Ganda sa parlor. May sukli ako kasing magkano, 92 pesos. Tama ba yun? Okay. 208. Oo nga, may 92 pesos akong sukli. May pang merienda na ako. May pambili akong turon. May pambili akong gano'n. Ayan guys, malambot na yung baggy beans. Lalagay ko na yung sotanghon. Pinadagdagan mo ano ko yung sotanghon. Dati kasi kumagaya akong isa lang. Tapos sumunod gusto nila. O, dinalawa ko ngayon, tatlo na. Kaya kalalabasan nito, pansit misado eh. Hihigupin lahat ito yung sauce eh. Add akong konting Knorr seasoning. Konti pang toyo, maganda may tilikin eh. Yan, malapit na. Luluto na. Wait lang ha. Luto na.
panahon. Atas tos. Ang init. Ito, luto na, oh. Ang sarap niya. Para ka na rin kumain. Pero hindi naman pansit to, ulam to. Kung tawagin nila, lutong inchik. Ewan ko sa nanay ko, ba't niya tiyam na lutong inchik to. Pakita ko sa inyo, ha. Yun na, oh. May konti siyang konting toyo, oh. Yan. Kaya ang bibili niyo na lang baboy, yung baboy na lomo, para sandali lang. Kasi pag muli kayo ng parang kasim, o kaya pige, ang tagal ng palambutin. Yung lomo ng baboy na pahaba na laman, yun na lang yung pagkain, magluluto kayo ng mga gulay, yun ang bibili niyo lagi para sandaling gisa lang. Malambot talaga yun. Hindi mo na siya kailangan palambutin ng todo. Kaya pag ganito, yung taga binipas, misa nga pati pang minudo ko, yung narinig.